Good morning, Laguna. Good morning, partner. Good morning, RJ. Ayan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isang paksa na napakahalagang maunawaan ng ating mga kasama sa gobyerno, mga kawani ng gobyerno, government employees na may kinalaman po sa kanilang social security. Tatalakayin at aalamin po natin kung ano nga ba ang Government Service Insurance System o GSIS. Yes, partner. Para sa atin, mga government employees din, no? Na nakailang taon na ba tayo? Ako pala sa government, mga 8 years na ako nag-work for the government. Magna-9 years. Lapit isang dekada na, partner, ha? Shh. Ako naman po, ilang buwan pa lang. Bago ka pa lang so, sa government. From private to government. So ngayon, gusto ko malaman, ano nga ba ang GSIS? Yes, very important. So kasama nga natin ngayon sa studio, ang branch manager ng GSIS dito sa Laguna, walang iba kundi si Miss Irene Dimaano. Ma'am, good morning. Good po. Morning, Taya. Good morning, RJ. Good morning sa lahat. Ay, anytime, basta pwede. All the way from Pagsanhan. Yeah. Yes, ma'am. Diretso na tayo sa talakayan, partner. Mm-hmm. Ano nga po ba ang GSIS? Well, ang GSIS, ang sabi mo nga kanina, it's the Government Service Insurance System. Actually, it's a government agency that is mandated to deliver the social security for our government employees. We were actually created by virtue of Commonwealth Act 186, and right now it is actually amended by RA or Republic Act 8291. So, we are already 79 years, We were inaugurated way back 1937. So, 79th year next year, milestone yan, 80 years na ang GSIS. So, we handle the social security protection of the government employees. Tayo yan, RJ. Mm-hmm. Social protection, ma'am, anong... In layman's term, social protection. Okay. Well, social magandang katanungan yan. Kasi just like SSS, we offer the social security. Ibig sabihin, nandito kami para sa mga government employees, not necessarily kung kailan kayo malakas. Mm-hmm. Kung hindi, pagka nagkaroon ng contingency. Ano yung mga contingencies na yan? Disability, death, or retirement. Or even unemployment. Diyan pumapasok ang GSIS. Kung saan nakasalalay tayo or poproteksyonan natin yung benepisyo, magbibigay tayo ng benepisyo sa ating mga miyembro, pero kaakibat nito yung corresponding at tamang premium payments. So yan, RJ, yung mga nakikita natin sa payslip na isa sa mga nakakataas sa sweldo natin na pupunta sa GSIS for our protection later on. Naalala ko yung mga disasters din kasali yes, dyan, di ba, ma'am? May mga malo-loan tayo dyan. Pag pinag-uusapan niyang kaltas. Yeah. Sa Facebook, ma'am, di ba? Very important na malaman natin kasi malaki yung kinakaltas sa inyo. Imagine, 9% of your salary, basic salary, pumupunta yan sa GSIS on a monthly basis. Mm-hmm. Pero may kaakibat, may counterpart ang ating ahensya wherein sila naman, if you pay the 9%, the agency is actually paying 12% of your salary. So imagine yung naiipon ninyong prima, no? So with this premium, covered kayo ng life insurance. At the same time, meron kayong inihintay na retirement benefit pagdating ng tamang panahon. Ika nga, tamang sa tamang panahon. Pag nag-retire na si RJ. Medyo matagal pa. Kasi when we talk of retirement, akala natin yung mga 60 years old. Mm-hmm. No. Papasok ang GSIS, let's say RJ, ikaw na separate ka from the service, ano ang benepisyo mo sa GSIS after your separation? Or halimbawa, may kilala kayo na dahil nga nagkaroon siya ng disability, mas kailan papasok ang GSIS because of member siya at the same time may premium payments, ano yung kaakibat na benepisyo na ibibigay natin? I would also like to emphasize na iba ang benepisyo sa pribilehiyo sa GSIS. Ang benefit, it's actually a right. When in compared to privilege, dyan na yung mga loans. Ano? Ang loans, it's just parang a privilege. Mukhang gamit na gamit ng services ng GSIS sa iyo, partner. So nabanggit ni ma'am, yung mga members may makukuhang mga benefit, privileges. Mm-hmm. Pero ma'am, sino po ba talaga yung mga members? Mga permanent lang po ba sa government? Or? Under the Republic Act 8291, it is the membership in GSIS is actually compulsory, mandatory, regardless of the status of employment. Mm-hmm.
So meaning even if you are casual, contractual, temporary, and of course for permanent employees, covered ka kaagad ng GSIS. Ang excluded sa membership natin, yung walang employee-employer relationship. Like job orders. Yeah, like the job orders. Mga job orders si partner, ito yung mga kinukuhang manggagawa, madalas to sa mga LGUs, di ba? Na mga konsehal. Ito ba yung mga 6 months na... Ano, the mayors, the councilors, they are elective officials. So, they are actually covered by the GSIS. Yung mga staff. Yung staff nila. Okay. Most of the staff naman ay mga casual. Nakita ko lang yung mga job orders, ito yung mga contractual basis lang. I mean, project base na inaano nila na walang employee-employer relationship. Of course, this will all depend on the agency kung how they will treat the employment of the staff. Ayun. So, basta nagsimula kang magtrabaho sa government, sa gobyerno, ay member ka na ng GSIS, yeah, whether casual, exactly, temporary, permanent, yes, except yung mga job orders. Oh, yes. Ibig sabihin, Ma'am Irene, kahit sabihin ng empleyado, huwag na akong kaltasan. I know, oo. Batas kasi eh. Kaya okay, lagi ko sinasabi yung Republic Act 8291, talagang nakalagay sa batas na mandatory yan. Huwag kayong magreklamo sa mga HR, ha? Ayan, ay, nasa batas. Oo. Ma'am, ilan ba ang miyembro ng GSIS dito sa Laguna? Sa Laguna, we have 36,000 members and we have 11,000 pensioners. So all in all, it's 47,000 membership. Wow. For the whole Philippines, we have around 1.5 million. Dami rin, no? Dami. Ito ang mga nakakatanggap ng mga benepisyo at pribilehiyo, yes, from GSIS. At tabangit nga ni Ma'am of the air, no? 27 lang sila, pero nagsiservis sila. Dito sa Laguna. Well, it matters that we have deployed the kiosks in strategic areas of the province. Kaya less na rin yung nagiging traffic sa agency kasi nga ang ating members anywhere, anytime, basta may malapit na kiosk sa kanila, can readily transact with GSIS. Kasi ang office ng GSIS ay sa? Pagsanhan. Laguna. Siyempre, kung may tanong ka, babiyahe ka pa Pagsanhan. Well, dahil nga malayo, we do conduct service desks as well. So, we have monthly schedules in different areas, no? Different agencies. We have one here in UP, which is every third Thursday of the month. Yeah, oo, kaya nababalitaan ko yung mga may questions sa mga, so we extend pera to eh, parang mga tao gustong malaman ano ba talagang paano ba yung mga so even with 27 employees, no, as long we also establish a good partnership with the agency officers in such a way na sila ang conduit with our members. So ano yung mga kailangan naming ipaalam agad sa members, inilalabas namin agad sa mga agency authorized officers. Sige, Ma'am, nabanggit natin kanina na parang SSS sa private. So, yun lang pa difference nila, Ma'am? GSIS for the government, SSS for the private sector. However, sa pagbabayad ng prima, may pagkakaiba. I think in the benefits, may pagkakaiba din. Sa premium kasi sa SSS, nasa iyo yan. Kung kailan meron ano diyan, merong tinatawag na kung kailan mo gustong bayaran, anong tawag mo doon yung pagka merong kang private service, merong kang contribution, once ma-out ka, pwede mong ituloy, no? Sa GSIS is different. May contribution ka while you are in active service. Pag out of the service ka na, stop na yon. Okay. So, stop na yon. Siguro, Ma'am Irene, partner, medyo usapang ano na to, mamaya mga privileges. Liliwanagan na si RJ. Alinaw na sa akin ang tungkol sa GSIS. Pero, okay, may mga katanungan pa ako regarding sa pagkakaiba ng GSIS at SSS. Yan po itatalakayin natin sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Hi, mag-isa na naman sa bahay.
nagbabalik po ang dito sa Laguna. Kasama pa rin po natin ang branch manager ng GSIS dito sa Laguna, si Miss Irene Dimaano. So ma'am, kanina na-mention yung sa SSS. Mm-hmm. Meron po kaming mga tanong ni RJ, lalo po mm-hmm. si RJ. Mm-hmm. Yung mga scenario na pwede po bang pagsabayin ang SSS at GSIS na paghuhulog or mm-hmm. pwede po bang from SSS lumipat sa okay. GSIS? Ano po yung mga possible na scenario po natin okay. for that? So, if you are already in the government or if you are already a government employee, so definitely mandatory na ikaw mm-hmm. ay magbabayad ng prima. Sa SSS, nasa iyo na yon kung itutuloy mo yung SSS contribution mo. Hindi naman namin naanuhin yan. Basta sa government, as long as you are in the service, you have to have the premium and then may counterpart ang ating agency. Mm-hmm. So you get the corresponding benefit based dun sa premium payment. Dun sa sinasabi nating pagsasali mm-hmm. ng inyong prima from SSS to GSIS, not necessarily salin yon. Mm-hmm. But we have a law that is Republic Act 7699 or the Portability Law, wherein a member may opt to have his services totalized for eligibility purposes to receive the pension benefit. Mm-hmm. So, in SSS, you need to have 10 years of contribution to receive the pension. While in GSIS, we need 15 years, no? 15 years creditable service, ibig sabihin with paid premiums yan. May instances lang na hindi nakakaabot ng 15 at 10 ang ating member. Mm-hmm. Pwede nating i-apply ang totalization if the member is not eligible to receive the pension benefit in any or both of the system. Meaning, hindi siya eligible sa SSS, hindi rin siya eligible sa GSIS. Wala siyang 10 sa SSS, wala din siyang 15 sa GSIS. Pero pag pinagsama natin, tinotalize natin, nakalusot siya ng 15, magpe-pension siya. Okay. Halimbawa si RJ, ilang years ka na ba sa service? Sa government. Oo, bago yata lang, ikaw. Months pa lang. SSS. But in SSS, how many years? Seven years ka na. And if it so happened na naka-8 years ka mm-hmm. Sa government, so you have 7 years in the private sector mm-hmm. plus 8, so pasok na yun ng 15 years, so eligible ka na to receive the pension. Pero pagdating mo pa yan ng 60. Hindi mo pa makukuha. Yes. And dapat alam ko, pwede ko na kunin, partner eh. And dapat din, hindi siya magkasabay. Mm-hmm. Ano? Ibig sabihin, hindi parallel ang paghuhulog. Meaning, kung sa SSS kasi, pwede kang mag-voluntary contribution eh. So, hindi po pwedeng gamitin yung period na yon para makatotal ng 15. Mm-hmm. Dapat talaga, it's either nauna yung SSS mo or latter part of your career. Magkadugtong dapat. Hindi siya dapat sabay. Pero si RJ, ay pwede ma'am sabay. Halimbawa, ngayon, nasa government ako, but I can still continue yung contribution it's your ko. Option. Para dalawa yung pension ko. Yeah, yun, maganda yun. Talaga yung iniisip mo. Maganda yun. Totawa ko sa sagot ko, partner. Maganda yun in such a way na aalagaan mo rin yung SSS mo kasi iba din naman ang benefits dyan. And then, sa GSIS, ang minimum naman natin na hinihingi is 15 years. I believe that in SSS, it's 10 years, ano? So, maka-10 ka RJ doon, may pension ka na. But we can no longer use your SSS for the totalization okay. kasi may pension ka na. So, magsistay ka dito ng 15 years. Government. Yes. Yes. Ayan, at usapan naman, kanina, ako ang binenta mo, partner, ikaw naman, usapang benefits and privileges yes. mo. Ang partner ko po ay mahilig dito sa services ng GSIS. Ma'am, ano po ba ang benefits and privileges ng isang miyembro ng GSIS? Okay, it's important na makita natin ang delineation. Ano ba ang benepisyo? Ano ba ang pribilehiyo? Mm-hmm. Ang benepisyo, talagang right ng GSIS yan, ng GSIS member as a paying member mm-hmm. ng GSIS. Ang privileges, ito lang yung mga pribilehiyo na anytime pwede naming isusususpend. So, the benefits are, of course, number one, your life insurance. Mm-hmm. Covered ka na agad ng insurance. Kahit wala ka pang prima, pagtugtong mo sa gobyerno at ikaw ay lehitimong government employee, you are already insurance. Covered by the insurance hindi ka ng ghost GSIS. Employee. As long as hindi ka ghost employee. ano? And of course, may retirement benefit, mm-hmm. may separation benefit, may unemployment benefit. And pagka nagkaroon ng disability, pumapasok ang GSIS for the disability benefit. So, meron din
Yes, merong mga ganyang benepisyo. So these are all benefits. Well, for the privileges, ito yung mga service loans natin. Number one na dyan, yung ating consolidated loan. So it's a privilege. So pwede naming baguhin yan, pwede naming isuspend yan. Depende doon sa ika nga estado nung pagiging member mo sa GSIS. So and for sure, we can maari pa natin malaman yung mga bagay-bagay na yan later po. And syempre, mamaya siguro mag-invite si ma'am to really know GSIS. Yes. So partner, meron kang pinupuntahan lagi pag usapang loan. Pag mag-avail ko yung privileges, meron ako yung card, e-card, tapos meron kiosk ang GSIS. Doon ako nag-check kung meron pa ba ang malo-loan or kung how much. So ma'am, explain na po, ano po ba itong e-card na for the GSIS members po? Well, Thea, ang ating e-card, yan na yung proof of your membership in GSIS. Wala na tayo kasing ini-issue na policy contract. Wala ng papel. So, it's your electronic card. Na lang tayo. But at the same time, it's a unified multi-purpose ID that you also use in transacting or probably in identifying yourself with SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. No? So, kasi may common reference number na kami ng SSS dyan. Tapos, sa GSIS, yung UMID e-card mo, since it's electronic card, it is also a transactional card. Meaning, anywhere you can transact with GSIS, basta may e-card ka, may kiosk sa tabi mo, pwede mo nang makita ang records mo, pwede ka nang mag-apply for loan. Yan. Kaya, yun yung sinasabi ko na even if very lean ang aming plantilla, as long as we have the kiosk running smoothly, walang magiging problema with our membership. Ma'am, dito sa Laguna, ilan yung kiosk natin na meron po tayo? Actually, we have around 20. Okay. So, lahat ng city halls, meron. Yeah. Lahat ng DepEd Division Office, meron. And the big agencies like UP. So, binigyan natin yan. Okay, ma'am. So, napag-usapan yung benefits, privileges, and yung kiosk, ma'am. Ito naman, syempre, with great powers, comes great responsibility. Great powers in getting your loans. Ma'am, ano pang responsibilidad ng isang miyembro ng GSIS? Ayan, Ms. Thea, dahil lagi nga tayong favorite for the privileges, since yan ay isang privilehiyo, may kaakibat na responsibilidad ang ating miyembro. Kasi ang ating e-card, aside from being a transactional card, it's also your ATM. So, meaning, dyan mo na i-withdraw yung proceeds ng ating loan. So, number one, keep your e-card safe. No, dahil yan ay transactional card at the same time ATM. So, anybody can just withdraw. The PIN. They can just use the PIN. Number two, aside from, as a member, you need to pay regularly the contribution. No? Hindi pwedeng dapat din alamin ninyo kung kailan, how much, kasi it's 9% of your salary, And then, pagka may increases, nag-i-increase din definitely yung deduction. And then, ang counterpart ng government is 12%. Okay. So, dapat hindi bababa doon. Kasi pag bumaba, nagpo-prorate ang benefit mo. Okay? So, maapektuhan yung later na benefits. And once may loan ka, huwag kakalimutan ng loan. Madalas kasi pagka-loan, dahil sa isip, it's government, I can just opt not to pay and then wait for my retirement. Hindi ganun na yun, Thea. Kasi ang ating consolidated loan, may insurance yan. No? 6 na buwan na walang bayad, lapse ang insurance, may mangyari sa atin, babayaran in full ang loan, kaawa naman tayo dyan. So, since insured yan, we need to really ensure na bayad natin yan buwan-buwan. It should be salary deduction. Dito naman, automatic. Dinideduct na yan. Okay? Ang mga sunod pa po nating pag-uusapan mamaya sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Ba't ka pa sasakay kung malapit lang? Ba't ka pa gagastos kung may paa naman? Maglakad na lang, ito'y makabubuti pa. Makatitipid ka na, sisigla ka pa. Kung maglalakad na lang, imbis na sasakay, pera ang may ipon, magagamit para sa iba. Maglakad na lang,
ay maglakad. Maglakad para sa inyong kalusugan. So ma'am, syempre may mga ilang problema na lumalabas, lumilitaw from our program sa GSIS. Ano po yung mga ilan sa mga ito? Lalo na po dito sa Laguna. Ah, okay. Kung madami eh. Maraming problema. Pero basically, nagkaka-problem kami dun sa mga ehensya na hindi tama yung pag-remit. No? Mm-hmm. Problema yan. Kasi syempre, ina-expect ng mga miyembro dahil ang agency ang nagre-remit, tama yung pagkakadeduct, at tama yung panahon ng pagre-remit. Kasi dapat ang dinedact sa'yo ngayon, ma-remit sa GSIS on or before the 10th of the following month. Okay. So after the 10th of the month, may interest na yan. Mm-hmm. Oo. Kaya kung hindi nagre-remit ng tama ang isang ahensya, ang naaapektuhan na yung ating miyembro. Oo. Kasi definitely and ultimately, the benefit will redound doon sa mga individual members. Mm-hmm. Isa yan, ano? Doon sa hindi nagre-remit or late mag-remit, meron din naman ang mga loans ay hindi nadededuct. Oo. It's a good thing that here in UP, maayos ang deductions ninyo. Meron kasing mga agencies na nahihirapan magpa-deduct or hindi nadededuckan talaga. Mm-hmm. Meron ding deductions na biglang tumitigil. Nako, eh paano mangyayari? Especially sa loans sa mga ng ating mga members. Kung biglang tumigil yan, hindi tuloy sila makarenew ng kanilang mga loans. Mm-hmm. Now, nakita ko din na minsan nahihirapan ng ating mga members na mag-claim sa GSIS, no? Kasi usually sa claim natin makikita yung problema, no? Pero kung tatandaan natin na sa GSIS may membership ka. Okay. Pumasok ka na halimbawa Ryan. Pagre-retiro mo ang birthday mo Ryan, pumasok ka RJ, pumasok ka ay ang birthday mo ay 1981, no? Pagdating na ikaw ay magki-claim na, nakita mo sa NSO mo na ikaw pala ay 1976. Nako. Oo, biglang mababago pagdating ng retirement, problema 'yon. May ganun, ma'am. Ay maraming ganyan, maraming ganyan. Oo. Hindi lang birthday, pangalan. Ngayon hindi ko mabayaran ang funeral, ha. Namatay na ang member. Okay. And then all of a sudden makikita iba pala ang kanyang pangalan sa birth certificate. So, for 70 years, she's been using this name. And then, ang birth certificate pala ay iba. Pero totoo yan, kasi lalo na yung mga medyo mas nauna sa atin, yes, no? Iba yung mga nasunog ang mga iba yung pangalan dun sa ginagamit nila. Eh, may claim yan. Anong pagbabasihan namin? Of course, we are a government entity. We rely also on the documentation that will be provided by the government agency, ano? By the respective, kumbaga, kung sinong ahensya ang ating pinagtutuunan dyan, basically, it's the NSO, no? Mga birth certificates, death certificates, marriage contract. So, right now, meron akong hindi mabayaran na tinitingnan ko pa kung anong dokumento ang pwede nating ipasubmit para mabayaran natin yung funeral. Kasi, di ba, pagka ililibing, sorry ha, kung patay na itong pinag-uusapan natin, ano? Kasi ito yung worst case scenario, patay na ang miyembro. Wala nang para maipagtanggol ang sarili niya, no? Magre-rely lang talaga tayo dun sa records niya at dun sa mga valid documents that would prove, no? Yung death and then the marriage and then the birth, no? Eh ito, pagdating na ng death certificate, dahil nga kung ano yung nasa birth, yung na ilalagay sa death, iba na ang pangalan. So how would you prove now na one and the same person yan? So yun ang mga ano. And of course, may mga cases naman, pagka survivorship na ang claim, may mga dalawa ang asawa, Teya. Diyos ko, Teya. Ano yung panerman mo, RJ? Mga ano dyan, ha? It so happened that here in the Philippines, no, makikita mo sa statistics, mas maraming pensioner na babae, no, na mas umiidad. Mas bata ang mga lalaking pensioners natin. Meaning, mas marami tayong mga babaeng naiiwan. Yes. Mas mahaba yung buhay. Oo, mas mahaba ang buhay. Parang talo ko dito. So, dun mo makikita ngayon na pagka may claim, especially for survivorship, ito na, tatanggapin namin. The following day, meron pang addition. Meron pa palang ibang magki-claim. So, dalawa ang pinakasalan.
Oo. Okay lang yung mga anak, ano? Kasi talagang may pension na iintayin ng mga anak regardless of the kung legitimate or illegitimate, no? Talagang sasagutin. Kaya lang syempre yung pag-aawayan na diyan is the survivorship pension ng asawa. Sino ba ang tunay? At sino ba yung sino ang legal? Napakadaming issue din pala kinakaharap ng office ni na, ma'am. Ayan, ma'am. So, ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Sarap kausap ni ma'am, no? Napapaliwanag niya yung mga concern natin regarding po sa GSIS. Alam ko yung iba po may mga tanong pa. Meron pa sila sigurong nais malaman tungkol sa GSIS. Ma'am, kausapin po natin yung mga manonood ng dito sa Laguna. Paano po namin kayo mahanap? Kung may question po sila, nais silang mas maintindihan pa ang GSIS, saan po sila pupunta at paano? Okay. Para ho sa ating mga miyembro ng GSIS, lagi po nating pakatatandaan na sa GSIS, as long as you have your e-card, anywhere you can transact. Ngayon, kung kayo po ay malayo sa ating ahensya, sa ating sangay na nasa Pagsanhan, pwede po kayong pumunta sa inyong agency authorized officer. Usually, yan po yung mga nasa human resource office ninyo na directly may link po sa GSIS and makakapag-email lang sila sa amin for your questions. But if you would want na kami ho mismo ang inyong kausapin, you can directly send your inquiries to our email address at iidimaano@gsis.gov.ph. Now, for further information, you can visit our website, and for downloading the forms, no, necessary for the claims, you can just visit our website. That's www.gsis.gov.ph. So maraming salamat, Ma'am Irene Dimaano from GSIS Laguna. And thank you for the invitation. It's a pleasure. Yan, ma'am. So magbabalik pa po ang dito sa Laguna. Mas marami tayong mga babaeng naiiwan. Yes. Mas mahaba yung buhay. Mas madama, mas mahaba ang buhay. Parang talo ko dito. So, dun mo makikita ngayon na pagka may claim, especially for survivorship, ito na, tatanggapin namin. The following day, meron pang additional. Meron pa palang ibang magkiklaim. So, dalawa ang pinakasalan. Okay lang yung mga anak, ano? Kasi talagang may pension na iintayin ng mga anak regardless of the kung legitimate or illegitimate, no? Talagang sasagutin. Kaya lang syempre yung pag-aawayan na diyan is the survivorship pension ng asawa. Sino ba ang tunay? At sino ba yung sino ang legal? Napakadaming issue din pala kinakaharap ng office ni na, ma'am. Ayan, ma'am. So, ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Sarap kausap ni ma'am, no? Napapaliwanag niya yung mga concern natin regarding po sa GSIS. Alam ko yung iba po may mga tanong pa. Meron pa sila sigurong nais malaman tungkol sa GSIS. Ma'am, kausapin po natin yung mga manonood ng dito sa Laguna. Paano po namin kayo mahanap? Kung may question po sila, nais silang mas maintindihan pa ang GSIS, saan po sila pupunta at paano? Okay. Para ho sa ating mga miyembro ng GSIS, lagi po nating pakatatandaan na sa GSIS, as long as you have your e-card, anywhere you can transact. Ngayon, kung kayo po ay malayo sa ating ahensya, sa ating sangay na nasa Pagsanhan, pwede po kayong pumunta sa inyong agency authorized officer. Usually, yan po yung mga nasa human resource office ninyo na directly may link po sa GSIS and makakapag-email lang sila sa amin for your questions. But if you would want na kami ho mismo ang inyong kausapin, you can directly send your inquiries to our email address at iidimaano@gsis.gov.ph. Now, for further information, you can visit our website, and for downloading the forms, no, necessary for the claims, you can just visit our website. That's www.gsis.gov.ph. So maraming salamat, Ma'am Irene Dimaano from GSIS Laguna. And thank you for the invitation. It's a pleasure. Yan, ma'am. So magbabalik pa po ang dito sa Laguna. Thank you.
babalik po ang dito sa Laguna. So, partner, ano mga natutunan natin kay Ma'am Irene Dimaano, ang branch manager ng GSIS Laguna. Ako, personally, yung maraming aspeto ng social protection ng GSIS. So, sinabi ni Ma'am kanina yung mga bagong program nila. Mm-hmm. Meron sa car insurance, of course, may life, may health din for disability, at saka yung mga privileges, yun nga yung mga loans na enjoy namin for... Pero pag hindi kailangan, wag kumuha. Yun ang lesson. Pag hindi kailangan, wag kumuha. Ayun. Tsaka i-check yung record, di ba? Yung mga pangalan, dyan nagkakaproblema. Ikaw, partner. Sa akin naman, wag siguro tayo manghinayang sa mga sa nakikita natin sa payslip dahil magagamit natin to later on. At throughout your service in the government, ay mapapakinabangan mo yun. And syempre, kapag nag-retire ka na, eh meron ka pang makukuha ang benepisyo mula po sa GSIS. Ayan po. Para po sa mga komento, reaksyon at suggestion sa ating programa, maaari po kayong tumawag sa mga numerong 536-2433 o kaya po ilike ang aming Facebook page, facebook.com/ditosalaguna. Muli ako po si RJ. At ako naman si Thea. Hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna.